Ay nako, eto na nga sinasabi ko sa isang ano kasi, sa isang lumabas na parang anong tawag dito? Sa isang lumabas na parang survey or analysis ng kapamilya online something or kapamilya site na binigyan ng pagpapahalaga yung mga achievers ng 2023 na mga kapamilya artists. Nagbigay nga sila ng kanilang listahan ng top 10 kapamilya artists na naging bongga ang showbiz career, ang SOCMED, ang social media engagement, pati na yung mga endorsements na ginawa nila at mga movies, TV shows nilang ginawa o nilabasan noong 2023. At nangunguna sa listahan ng nilabas si Catherine Bernardo dahil nga sa alam nito, bukod sa naging matagumpay, highest grossing film yata itong kanyang A Very Good Girl sa although ngayon alam ko kinakabog na ng rewind ano. yes, basta naging box office hit itong kanyang A Very Good Girl. Tapos ang dami-dami niyang biglang naging followers sa social media, lalo na sa IG, lalo na nung ikinumpirma niya yung hiwalayan nila ni Daniel. Tapos ang dami niya rin biglang naglabas sa mga product and services endorsements. So siya ngayon ang kinukonsider na reyna ng television and movies or iba pa mang engagement dito sa showbiz sa Philippines. So number one siya, bongga yun, and congratulations. Ngayon nasa second place si Vice Ganda, na syempre naman alam naman natin kung gaano ka pag sinabing Vice Ganda, boom, given na yan, endorsement, mga shows, ang kanyang showtime at kanyang mga controversy, etc. Pati na yung mga followers niya, talaga namang hindi siya iniwanan noong 2023 at talaga namang mamayagpag pa rin ang karera. Ang source pala natin dito ay isang site, no, na tiningnan itong mga achievements na to ng mga artista. Okay, number 3 si Coco Martin. O, siyempre given na rin yan. Namamayagpag sa ere ang Batang Quiapo. Marami rin siyang endorsements, etc. At saka, ang kaganda ng mga naging engagement niya sa social media noong 2023. Habang nasa ika-4 na posisyon naman itong si Kim Chu, na talaga namang wow, biglang shook ang career. Lalo na dito sa pagtatapos ng taon. At kahit nung napabalitang naghiwalay na sila ni Sian Lim, parang sa kanya pa lahat kumampi ang mga, mas marami ang nagsimpatiya sa kanya. And sa mga darating pa niyang projects, eh talaga namang Kim Chu is Kim Chu na mamayagpag. And then, nag number 5 sa kanila, si Ann Curtis. Of course, given uli, Ann Curtis yan eh. Pagdating naman sa social media, wow, napakaraming million-million pa rin yung followers and everything. Plus, yung mga social media engagement niya, endorsements niya, and TV shows. Number 6 dyan, si Regine Velasquez Alcacid. Ano pa ba masasabi natin? Sa television, Lunes hanggang Friday, sa Umagang Kay Ganda. Ay, tama ba ako? Magandang Buhay. Tapos, yung ASAP at ang mga concerts niya na talaga namang wow. Deserve niya yung number 6 position. At number 7 dyan, si Andrea Brillantes, na despite the so many controversies, scandals, na talaga mang naugnay siya kay ganito, naging siya daw ang rason ng ganito, etc., etc., hindi pa rin napabayaan ang kanyang karera pagdating sa endorsement, TV shows, at mga kinikita niya, at yung paano natatransform into positive yung mga nega na binabato sa kanya. Yun. Number 7, ang taray, ano? And number 8, si Sarah Geronimo. Questionin pa ba natin? Oh, pop royalty yan. Ray na yan. Chuchuchuka. At nag-asawa na siya. Kahit bihira siyang makita sa television ngayon, isang TV show na lang siya napapanood. ASAP at hindi pa masyadong every Sunday o regular. Pero pug! Pagdating sa concert, sold out lahat. Diba? So, walang question. Endorsement layo. Ganun pa rin. Nagtatayo ng sarili niyang ano, sila ng asawa niyang si Mateo.
Abangan natin this 2024. And then, number 8 nga si Sarah, number 9 si Joshua Garcia. Joshua Garcia na talaga naman puro abroad din ang mga naging TV shows. At kaya sinasabi ng ilan na hindi naman masyadong kumita or hindi masyadong nagre-rate, still, si Joshua ando dun sa level ng mga sikat talaga at saka talagang laging pinag-uusapan din ng kanyang mga social media engagements. And number 10, completing the lineup ng top 10, is Don Bell. Si Donnie Pangilinan at si Bell Mariano na pinag-usapan nga natin noong nakaraang podcast, yung kanilang exposure naman na ibang klase din. Sila lang yung love team na pumasok, ha? So ang dami nagtataka, ligwak. Wala si Daniel Fernando tuloy. Daniel Padilla na kumbaga kalahati ng Kathniel fans. Habang number 1 si Catherine, hindi man lang na pumasok sa top 10 ang isang Daniel Padilla na nakakalungkot. At ang dami nga nagsasabi na ito na kaya ang simula ng paglubog ni Daniel, etc. Tapos nagkaroon pa nga tayo ng issue na ngayong 2024 may mga pauso ito o may mga papansin moment itong si Daniel. Nakakalungkot. Kasi para sa akin, kung ikaw yung kalahati ng Hari at Reyna, dapat kasali ka rin doon sa talakayan na ganoon eh. But hindi natin alam kung ano, yun nga ang mga naging pamantayan ng kapamilya site na yon or kapamilya alerts or whatsoever na pumili ng 10 biggest achievers ng kapamilya artist sa 2023. At may rason siguro kung bakit hindi pasama doon si Daniel Padilla. Although talaga naman nung 2023, medyo malamlam ang karera niya dahil bukod sa kanilang partnership ni Catherine, walang matatawag na solo engagement itong si Daniel na maituturing niyang kanyang-kanya lang talaga. But malay natin this 2024. Diba? Abangan po natin yan. Ako ang inyong lingkod. Nagpapasalamat. Diyos Maray na Banggi, Diyos Maray na Aldaw. Marhay na hapon sa Indugabos mga tugang ko. Dito lamang sa Unbearable Channel. Ambet Nabos po!